Hello mga boss. Magandang araw. Dito naman po tayo para ibagi po yung kaunting kalaman po natin. Tungkol naman po dito sa wifi dongle or wifi receiver. Ito po yung gamit ko, wifi in po yung ganyan yung may antena. Bali ito kasi yung kadalasang problema ng ganito yung mga modem. Yun po, papakita ko po sa inyo kung paano po i-fix po yung ganitong problema katulad po ng sa akin. Bali talaga ito sa Windows 10 is plug and play na po siya, kaso may problema din po na minsan ayaw siya, hindi siya gumagana. Tsaka meron po din at meron din po yung can connect dalit, papakita ko po sa inyo mamaya. So tara, i-test na natin. Sa ko po siya. Yun, tumunog. Pag tumunog po siya, ibig sabihin po, connected po siya sa computer. So sa akin, pag pinindot ko to, pinindot ko siya, tapos try ko siyang i-connect sa wifi po namin. Try ko siyang i-connect. Connecting lang po siya. Ayan, nawala na siya. Try ko po siyang i-troubleshoot. Try troubleshoot. Wifi. Next. Ito po yung first step. Pag na-try nyo na po na na-troubleshoot tapos ayaw pa rin mag-connect. Ayun. So, try natin hugutin ulit. Try saksak. Close. So, hindi siya gumana sa troubleshoot. Ayan. Yan po yung wifi. Wifi po namin. Hindi po yan 5G. Nilagyan ko lang po siya ng 5 GHz. Pero ayun, bigla siyang nawawala. So ngayon, punta na tayo sa pangalawang tips. Ito tayo dito sa right click po tayo dito sa nito. Right click. Right. Tapos open network and internet settings. Tapos lalabas yan. Ito tayo sa wifi. Then change adapter option. Change adapter option, lalabas po yung dalawa. Yung network cable unplug is yung sa likod po yun ng computer nyo, yung sa LAN wire. Ito po yung sa wifi dongle. Right click po natin to. Punta tayo sa properties, tapos pindutin natin yung configure, tapos advance. Tapos lalabas tong ganito,
punta po tayo sa enable adapt bandwidth. Sa bandwidth dito po sa bandwidth, lagay po natin siya sa 20 MHz only. Dapat ganyan, 20 MHz only. Tapos click natin yung okay. Tapos try natin kung okay na ba siya. Ayun, connected na po siya. Ayan, connected na po siya. So ganun lang. Tapos try natin kung may internet na babawa tayo. Close. Pag connected na po siya, ganun na po ang labas. Ayan, connected na po. Try po natin sa Google. Kung may internet na po tayo, try natin mag YouTube. Ayan. Okay na. Try natin mag speed test. Ayun. May papano may na may internet na tayo. Yun lang po yung solusyon dyan sa mga ganitong wifi dagger. Salamat po.